So, what's up guys? For today's tutorial, ituturo natin kung paano mag-transfer ng SLP from Rollin to coins.ph. So, una guys, ito. Punta kayo dito sa Rollin wallet nyo. Tapos, click nyo itong SLP. Tapos, click nyo yung send. So, ayan guys, makikita nyo dito yung address ng pagsisendan nyo dito sa 2. Tapos, asset SLP. Siyempre, SLP yung sisend natin. Tapos, punta na ngayon sa coins.ph. So, ayan. Sa SLP naman, punta kayo dyan. Tapos, click nyo yung receive. Tapos, yan, select network. So, kinagandahan nito dahil doon sa update ni CoinsPH, ito meron na siyang direct na pwedeng manggaling sa Ronin. So ito guys, show lang natin yung SLP address natin. Tapos kagandahan yan guys, wala na kayong babaguhin dyan sa wallet address. Kukopya nyo na lang, click natin to. Yan, copy. Tapos balik tayo doon sa Ronin. Tapos dito, sa 2, paste mo lang dyan. Yan guys, dito makikita nyo Ronin yung nakalagay. Hindi na siya 0x. Kasi maganda na yung ginawa ni coins.ph na pwede na tayong mag-direct na mag-transfer doon. So ito, try natin 10 para malaman natin kung papasok nga siya. So dahil may pre-transaction pa ako, yan, libre lang yan guys. Confirm na natin. Pero kung eto, wala na kayong transaction na libre, eto, dito na yung mababawas yung RON token. Diyan na yung mababawas yung transaction nyo. Tignan lang natin guys kung papasok ba. Lang natin siya guys kung talaga bang libre siya o papasok. So yan na guys, pumasok na yata. Nabawasan na tayo. Close muna natin. So yan guys, kinot ko na kasi ito kasi medyo umabot din ng ilang minuto eh. So yan guys, pumasok na siya. Pansin nyo naman yung oras guys. Ayan. Ngayon lang, pumasok lang din siya agad. So yan guys, sana nakatulong sa inyo. At kung natuwa kayo sa video ko, paki-hit na lang po yung subscribe button and notification bell para updated ka sa araw-araw na pag-upload ko ng video. Yun lang po. Salamat.